Magandang hapon po muli. Ito po si Atty. Jose Sison na laging nagpapasalamat at hindi ninyo nalilimutan ang lingguhang programang tunay na nakapagbibigay aral sa bawat isa. Sa atin pong bansa, ang kasal ay panghabang buhay. Kamatayan nga lang po ang makakabuwag ng legal na kasal ng dalawang nag-iibigan. Kaya't kahit na may malaking pagkukulang sa kanilang pagsasama, ito'y pilit nilang nilalabanan upang panindigan ang sumpaang for better or for worse, till death do us part. Pero kamatayan lang nga ba talaga ang hangganan ng wagas na pag-ibig? Pag namatay nga ba ang isa sa mag-asawa, ay pwede nang umibig at magpakasal muli ang naiwan? Dito sa kaso natin ngayong hapon, matutunghayan natin na ito'y hindi lubhang tama. Meron po kasing batas na nagsasabing ang babaeng na byuda ay hindi pwedeng magpakasal sa loob ng 301 araw mula nang mamatay ang kanyang asawa. Sa madaling sabi, ang lalaki pag nabyudo ay pwedeng magpakasal agad, pero ang babae pag nabyuda hindi kaagad pwedeng magpakasal sa loob ng 301 araw mula nang mamatay ang kanyang asawa. Batas po ang nagpahaba ng hangganan. Malalaman po natin ang katwiran kung bakit iba ang patakaran sa byudo kaysa sa byuda dito sa ating dula ngayong hapon. Ikaw ang pag-asa, nasa'yo ang ligay, sa piling mo. Nakakatawa naman itong inaanak ko. Ang laki-laki na, pwede mo nang sundan. Paano masusundan yan? Eto't iniwan na naman kami mag-ina. Eh kung ba't naman si Tung si Paring Mike eh, hindi lang magpirmi rito sa atin. Ano ba pinagkakabaran niya sa Amerika? Eh kung trabaho ang pag-uusapan naman eh, marami sa makukuha rito. Maganda naman ang credentials niya, di ba? Yun nga, sa ganda ng credentials niya, dapat naman daw pakinabangan. Tsaka, sayang naman daw yung mga naumpisahan na niya doon. Ewan ko ba dun sa lalaking yun? Marami pa daw siyang problemang dapat tapusin. Mabuti nga, umuwi yun dito nung Pasko. Yan naman kasing si Mike eh. Napakataas ng pangarap. Sa sobrang taas ng pangarap niya, natiis niya na iwan kayo mag-ina. Hindi ko yata kaya yun ah. Ay nako, dapat na lang alam ko kami magtiis para sa kinabukasan ni Rachel. Tsaka parang hindi niya makilala si Mike. Gagawin niya kung anong gusto niyang gawin. At wala siyang ibang pakikinggan kundi sarili niya. Eh kung ako ngang asawa niya, hindi ko siya pwedeng diktahan eh. Pwede nga lang, sana nandito pa rin siya. Ako yata ang unang tutol na tutol sa pag-alis niya. Mami, mami, good lang po sa labas. Kasama po si Yaya. O sige ha, pero good girl ka sa labas ha. Huwag ka masyadong malikot, baka madapa ka. Opo. Ah, sige. Kiss mo na. Yaya ha, baka madapa. Opo. Ang sarap siguro ng pakiramdam na may anak, ano? Eh bakit ba naman kasi hindi pa kayo magka-baby? Sobrang family planning na yata yan, pare. Eh, kung ako nagkakamali, 5 taon na kayong kasal ah. Oh, baka naman sobrang conscious mo sa figure mo, ha, Maria Teresa? Hoy, you're missing a lot. Excuse me, ha. Pero lang yung pagtating tatawagan. Parang nagalit yata ang mister mo, Mari. May nasabi ba ako ngayon sa mata? Oo na. Kumain ka lang na kumain. May naisip lang mo. Kanina ka pa walang imig ah. Hindi ka pa ba inaantok? Sige. Mauna ka na matulog. Bakit? May problema ba?
galit ka ba sa akin? Hindi mo ba alam ang problema? Alam mo, eh, hindi kita maintindihan. 5 years. 5 taon tayo nagsasama. Hanggang ngayon, di ba rin natanggap na hindi kagustuhan ng Diyos na bigyan tayo ng anak? Para bang pakiramdam ko, sinisisi mo sa mga pangyayari. Iniinsulto mo ang pagkalalaki ko sa mga pasaring mo. At sa ginagawa mong yan, hinihiya mo ako sa ibang tao. Wala naman akong ibig sabihin kanina. Natutuwa lang naman ako kay Richelle eh. Sasabik lang ako sa bata. Bakit? Sa akala mo ba, hindi ako nasasabik magkaroon ng anak? Alam mo, sa tuwing makakita ako ng bata, nasasaktan ako. Yun nga ang problema eh. Pareho naman tayo ng nararamdaman. Bakit hindi na lang tayo magtulungan? Hindi naman natin alam kung sino talaga may diferensya eh. Bakit kasi kailangan mo akuin? Tapos sasabihin mo ngayon na iinsulto ka. Bakit hindi na lang tayo magpatingin sa doktor? Para ano? Para lalo tayo masaktan? Para malunasan habang may panahon pa. Para malaman natin kung meron nga tayong kailangan hintayin o wala. Hindi, sige. Magpatingin ka. Magpatingin ka. Ngayon, kung malalaman mong wala kang problema at ako may depresya, nangagawa nga lamang na ako ang inutil, di ba? Oh, ganun lang makasimple yun eh. Ngayon, kung hindi mo na makakayanan pa magtsagang makisama sa isang inutil na katulad ko, eh malaya ka makakalis sa bahay na to. What's new? Anong gagawin ko? Mahal na mahal ko si Jojo. Pero bakit ganun? Dahil sila ka nagpagkukulang sa aming pagsasama. Palagi kami nag-aaway. Para bang pakiramdam ko, magiging dahilan pa ng paghihiwalay namin eh. Jennifer, kamamatay ko yun. Anak, yun ang issue, di ba? Sino bang may problema? Ewan ko nga eh. Ayaw naman niya magpatingin sa doktor. Natatakot siyang harapin yung katotohanan. Ang problema naman, palagi niyang sinisisip kinaaawan yung sarili niya. Gaya hindi naman namin alam kung sino talaga may diferensya. Eh ikaw, kaya mo bang tanggapin ang katotohanan ng sinasabi mo? Oo. Pipiliting. Kung kaya mo, ba't ka nauutal? Pwede ba, mag-usap nga kayo uling mag-asawa pag malamig na ulo nyo? Maayos din yan. Awang ko ba? Nilalakas ako na lang ngayong loob ko eh.
Kasi kung pareho kami susuko, wala namang mangyayari. Alam mo, nahihirapan na nga ako eh. Pero nilalabanan ko. Isa lang naman yung nagtatatakot ko eh. Paano kung ako may diferensya? Paano nga kung ikaw may diferensya? Paano? Iiwan niya kaya ako? Kukuha kaya siya ng babae na kaya siyang bigyan ng anak? Kasi ako, Jennifer, sigurado ako sa sarili ko eh. Kahit anong mangyari, hindi ko siya iiwan. Kasi mahal na mahal ko siya eh. Pero hindi ko naman maramdaman sa kanya kung kayo din yung nararamdaman niya para sa akin. Natatakot ako eh. Hindi ko makakayanin kasi mahal na mahal ko si Jojo. Pero paano nga kung ikaw may diferensya? Huwag natin hayaang panghinaan tayo ng loob upang masira natin pagsasama. Tayo mamaya sa labas, oh. Nga, no. Alam mo na pag-isip-sip po rin niya, matagal tayo hindi lumalabas. O, sige. Mamaya 6 o'clock, susundin kita. Totoo, ayan, ha? O ba? Ako na. Ako na. Tapos mo na yan. Yes. Hello? Jennifer? Oo, si Marites to.
Hindi kita maintindihan, ha? Umiiyak ka ba? Ha? Ah, sige. Ngayon na. Pagkalis ni Jojo. Sige. Bakit? Anong problema? Sweetheart, dumating daw yung isang kasamahan ni Mike sa opisina. Oh, okay yun? Ibinalita na may asawa na doon na iba doon si Mike. Kinahanap ni Jennifer. Pupunta ko, ha? Hindi. Ibig mong sabihin, sinadya mong pumunta rito para ibalita yung ginawang pagtataksil ni Mike? Ganun na nga. Hindi raw alam ni Mike kung paano ito sasabihin kay Jennifer. Sigurado naman daw na matutuklasan niya ito. Total pauwi na ako rito sa Pilipinas. Kaya ako na pinaghadin niya ng masamang balita. Ikinalulungkot ko, pero napag-utusan lamang ako. Ang kapal na mukha niya. Pare Tess, anong gagawin ko? Paano ko sasabihin ko kay Mitchell? Paano ko kami mag-ina? Sige. Tutuloy naman daw ni Mike ang sustento sa mag-ina. Sige, Jennifer. Umiyak ka. Hindi kita pipigilan. Alam ko kung kaano kasakit ang nararamdaman mo. Pero pagkatapos nito, kailangan mong lumangon para sa anak mo. Ay, mahal ko siya, Marites! Mahal na mahal ko siya! Mahal na mahal ko siya, Mike Marites! Ano gagawin ko? Mahal na mahal ko siya! Ay, ko parang mga lang dahilan pa para makalimu sa Mike. Talagang makatulong eh. Kanina pa. Akala ko, maaga tayo aalis eh. Ano oras na? Pasensya ka na, ha? Hindi ko kasi maiwan si Jennifer eh. Masamang masama yung loob niya sa ginawang pagtataksil sa kanya ni Mike. At ang masakit pa nito, meron na pala anak si Mike dun sa babaeng sinamahan niya. Hindi naman pala trabaho hindi niya maiwan, kundi yung mag-ina niya. Bueno, tutuloy ba yung dinner natin? Huwag ka nang magalit. Alam mo si Ty, dahil sa ginawa kong pagtulong kay Jennifer, may napatunayan ako isang bagay. Ano yun? Huwag kang magagalit. Ano man dahilan kung bakit ako magagalit? Wala naman. Mm-hmm. Gusto ko lang malaman mo na mas maswerte pala ako kay Jennifer.
hindi pala porkit may anak ang isang mag-asawa, palagi na silang magiging masaya. Uh-huh. Hindi naman pala magiging dahilan ng isang anak para maging matatag ang pagsasama ng isang mag-asawa. Uh-huh. Ang ibig kong sabihin, at least ako. Ano? Kahit dalawa lang tayo, sigurado naman tayo na nagmamahalan tayo. Uh-huh. Ano, sweetheart? Huwag mo akong iiwan, ha? Alam mo bang gustong-gusto kong iwanan na kita dahil gutom na ako kanina pa. Ano? Tuloy ba tayo? Let's go! Na? Pwede ka na. Tayo ah. Mabuti naman at naalala niyo akong galawin. Oo naman. Palipas lang naman ako ng sama ng loob eh. Pero tama ka. Kailangan ko talagang bumangon para kay Rachel. Hindi na nga pala mababagong lahat kahit ubusin ko pang luha ko. Ay nako, mabuti naman at natauhan ka kaagad. Mm, drink. Mmm, sarap. Mmm. Mario, juice mo. Ang cute-cute naman ng doll mo. Hello? Hello? Mami, tingnan mo itong doll ko. Love na love ko to. Yes, sweetheart. At love na love na love ka rin ni Mami. Mmm. Check ko muna. Eh, ang tita, wala kang brace? I love you, Tita Martes. Mmm, I love you, Rachel. Mmm, kiss, kiss, kiss. Mmm. Ano to? Selos na po. Mari naman. Ah, yes, Dr. Villaruel. Yeah. O nga eh. Gusto sana namin mag-asawang dumalaw dyan sa ospital nyo at pa-check up na tuloy. Hindi, kayo, kung baka busy kayo masyado. Ah, kami? Hindi naman. Pwede maiwanan ng trabaho eh. Importante itong gagawin namin. Oh, sige. 3 o'clock. Okay, the afternoon. Okay. Okay, Doc. Thank you very much. Thank you. Pasensya na kayo, medyo ngayon na kami nadala ulit dito sa inyo. Medyo nabusy kami sa trabaho eh. Napag-usapan na rin namin ng misis ko na kami na mismo ang sumadya rito para kunin yung resulta at malaman ko ano man yun. Well, mas maganda na dalawa na kayong kaharap ko. Mas maipapaliwanag ko na mabuti at mas lalo niyo maintindihan. Doc, kumusta po yung resulta? Well, it seems that both of you are prepared, so hindi ko napapatagalin pa. Mr. Alcantara, mm-hmm. Ayon sa resulta, tama naman ho ang dami ng inyong sperm. Pero may konti ho tayong problema. Karamihan ho dito ay hindi na gumagalaw. Kinakailangan kasi at least 80% ang gumagalaw. Pero sa kaso nyo, mga 10% lang ho ang masasabi nating active. Dahil dito, pwede nating masabi na mas bababa ng porsyento para magkaroon pa kayo ng anak.
Pero magagawa pa po natin ko ng paraan. We could do more tests if you want. Kung gusto nyo, uulitin natin. Okay. Understand. Sabi ko na nga ba, masakit malaman ang katotohanan. Sagad sa buto ang sakit. Kanina habang sinasabi sa atin ng Dr. Resulta, para ako kandila nauupos. Noon, iniisip kong ako may depresya para magaan sa akin ang lahat. Pero ngayon, alam akong kung nga may depresya, masakit para sa akin yun. Isa akong inutil. Itignan mo ba? Isa akong inutil! Gusto kong malaman mo kahit gaano kasakit ang katotohanan, mahal na mahal pa rin kita. Wala mong papago. Magsasawa pa rin tayo. Nakalimutan mo na ba yung sinumpaan natin? Totoo pa rin ngayon. Mahal na mahal kita. Hanggang kailan? Hanggang kailan mo mamanin? Hanggang kailan ka magtsatsaga? Hanggang kailan mo ko alagaan, ha? Ang isang katulad ko inutil ka, hanggang kailan? Hindi kita iiwan. Iwanan mo na ako hanggat maaga pa. Iwanan ka sa akin, Mari. Iwanan mo na ako hanggat maaga pa. Ayoko, pinapaasa ako. Mahal ko kita. Naalaman na ng mag-asawa kung sino nga sa kanila ang may diferensya. Halos masira ang ulo ni Jojo nang marinig nito ang katotohanan. Ngunit, sa kabila ng lahat, naging tapat pa rin si Marites sa asawa. Hindi siya nagbago, pero si Jojo lubos na nagbago. Naging irresponsable, halos pabayaan na si Marites. Laging naglalasing o kaya mainit ang ulo. Nawala na ng tiwala sa Diyos at sa kanyang sarili. Happy naman tayo ngayon. Tagal natin nagtatrabaho pagkatapos itong trabaho lang ba? Yung sinabi nyo kanina sa akin, totoo niyan, masaya ako, no? Wala akong problema. Normal ang takbo ng buhay namin. Eh, ba't ka nga nanlibre pa? Yun ang nakakapangalaman niya, di ba? O bakit hindi ako malilibre kayo? Nanlilibre rin kayo. Kanina pa kita hinahanap eh. Nandito ka lang pala. Uy, halika ka na, umuwi na tayo. Kailangan mo tayo. Sandali mo. Kausapin ko muna. Miss, sino ka? Hindi kita kilala eh. Sino ka ba? Jojo. Jojo, kasing ka na eh. Halika na, umuwi na tayo. Ano pagkasabi mo? Ha? Hindi ako lasing. Tsaka sino ka ba? Ano-ano ba kita? Asawa ba kita? Ha? O baka namang... Baka namang gusto mo ba kilala itong mga ito, mapagpilian mo na. Ha? O sige, okay. Allow me to introduce you my friends. Ha? Mga kumpare ko yan. Mga
Malulusog ang binhi ng mga yan. Kagulong yung paring Nel. Yan, si paring Nel. Manak niyan. Si paring Albert. Tatlo lang. Di ba, sabi mo? Yan si Roger. Yan si paring Roger. Yan. Alam mo bang labing dalawa ang anak niyan? At labing isa dun. Puro panganay. Bago siya mo humabot sa Lucky 13. Pilibra siya. Si paring Roger. Ako. Hindi ko naawa ako sa mabay. Hindi ko kilala yan eh. Sorry ah. Pakilala mo. Hindi. Pakilala mo. Ha? Baka pinasok kami yan dito. Ayun, umiyak to na yun. Meron ba tayong dapat pag-usapan? Meron sana eh. Kung pwede. Ano? Sige. Naisip ko lang naman to eh. Baka sakaling bumalik ng dati. Bakit hindi natin subukan mag-ampun? Pag-ampun? Sa muna po ito, hindi yan yan. Nasulsulan ka na naman siguro ng kaibigan mo, no? Huwag mo naman idamay dito si Jennifer. Wala siyang kinalaman dito. Walang kinalaman? Eh sa tuwing mag-aaway tayo, eh, sa kanya ka tumatakbo. Kaya tuloy lalong lumalala ang problema natin, eh. At kung ano tuloy pumapasok sa utak mo? Naisip ko lang namang mag-ampun, eh. Dahil maraming dyan mga bata na wala namang mga magulang. Tsaka hindi naman para sa atin to eh. Makakatulong din tayo sa isang bata na wala ang malay at hindi tiyak ng kanyang kinabukasan. Paano natin mamahalin na isang batang hindi natin kaano-ano? Alam mo, sa ginagawa mong yan, pinararamdam mo sa akin talagang wala akong silbi. Biruin mo, magkakaroon tayo ng anak na hindi sa atin. At sa palagay mo kaya sapat na yun para maramdaman ko ang pagiging ama ko dahil lamang sa pagpapanggap ng isang bata? Kung pwede lang naman eh. Kung ayaw mo, kalimutan mo na lang na may sinabi ako. Eh talagang hindi po pwede. Tsaka ba't di mo diretsahin? Bakit hindi mo lang ako iwan? Para makahanap ka ng lalaking makakabuntis ay para matapos ang problema to. Di ba? Mas mainam yung ganun? Wala siya eh. Sabi ng maid niya, kahapon pa raw siya umalis. Kasama si Richelle. Bakit ka nandito? Umihatid ka na naman bang masamang balita? Bakit kanya naman ang tanong mo sa akin? Gusto ko lang dalawin yung mag-ina. Naaawa kasi ako sa kanila eh. Sana nga, hindi ko na nga lang nakilala yan si Mike eh. Pati tuloy ako, nadadamay sa problema. Pati ako, nakukonsensya sa mga pangyayari. Sana yan lang intention mo.
Don't get me wrong. Gusto ko lang tumulong sa Magina. Napaka-defensive mo naman. Ano kanyo? Wala. Ang ibig kong sabihin, talagang mahirap kalimutan ng lalaki. Lalo pat mahal na mahal mo. Siguro nga. Lalo pat kung may anak sila. Pero sa sitwasyon mo... Anong ibig mong sabihin? Hindi gano'ng masakit kung sakaling magkahiwalay ka ni Jojo. Dahil wala kayong alaala. Hindi ko lang pala tagapaghatid ng masamang balita eh. Pakialamero ka rin. Marites, Marites! I'm sorry, ha? Pisit talaga mo. Kaway ka? Wala. Bakit ka nandito? Hindi ka ba pumasok? I'm very sorry, ha? I'm very sorry. Ito ang tatandaan mo. Sinasaktan kita dahil... hindi dahil sa gusto ko tang saktan. Ginagawa ko yun dahil sa... mahal na mahal kita. Sandali. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ako makinga. So... ayokong iwanan ka mag-isa. Gusto kong lumigaya ka. Jo. Mali ka. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Huwag mo akong iiwan. Hindi ko kayang mag-isa. Siguro mas mabuti pang mamatay na lang ako. Mas matatanggap ko pa yan kaysa yung kakalayo tayo dahil sumama ang isa sa iba. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi tayo magkakalayo. Tulungan mo lang ako. Kapag nakikita ko na nawawalan ka na ng lakas, pati ako mawawalan din. Basta, tulungan mo lang ako. Lumaban tayo. Sige, papayag na ako. Mag-aampun tayo. Talaga? Love you. Speaking. Hello? Sigurado kayo? Nasaan ako?
Inuman kasi kagabi ang barkada. Nag-blow out si Jojo dahil... nagkaintindihan na raw kayo. Lasing na lasing siya. Saya. Pinipigilan nga namin pero ayaw na magpaawat. Halos lunurin na ang sarili niya. Ayaw na namin siyang pauwiin dahil hindi na niya kaya magmaneho. Pero ayaw niya makinig. Nagpupumilit siyang umuwi dahil naghihintay ka raw. Mag-aalala ka kung hindi siya umuwi. Paulit-ulit niyang sinasabi, mahal na mahal ka niya. Kung maaari nga lang raw baguhin ang kanyang kapalaran. Para mabigyan ka ng tunay na kaligayahan. Minahal mo pa rin daw siya sa kabila ng kalupitan niya sa'yo. Ginala lang ngayon. Baka siya iyong iwan. Nalulapit ko, Marites. Kinukulo mo sarili mo dito. Gusto ko mag-isa eh. Kayo, kumusta na ka ni Jennifer? Ano? Sinasabi ko na nga ba't hindi ka niniwala sa akin eh. Matagal ko nga silang hindi nakita eh. Wala naman dahilan para dalawin ko sila. Anong ibig mong sabihin? Teka, parang... lumalayo na yung usapan natin. Paano mo nga pala nalaman tong lugar ko? Alam mo na. Ganun yata talaga eh. Pag meron kang gustong makita, gagawin mo lahat para mapagbigyan mo sarili mo. Lalo na kung ang taong yun eh malapit sa iyong puso. Kung bala'y naalis ito, paano mo siya makakalimutan niya? Dalawang buwan pa lang naman eh. Tsaka, dapat pang kalimutan ang isang namatay. Hindi naman sa ganun. Lalo pat kung talagang mahal na mahal mo ito. Pero, sana, si Jojo lang namatay. Hindi ang iyong puso. Dahil na rin marahil sa labis na pangungulila ni Marites,
at dahil sa matagal niyang paghahangad na magkaroon ng anak, binigyan ito ng pagkakataong makilala ng mabuti si Raul. Binigyan ng pagkakataon ang sariling upang muling umibig. Ang namatay na puso ni Marites ay muling sumigla at si Jojo ay naging isang magandang alaala na lamang. Nagpakasal nga muli ang biyudang si Marites kay Raul. Alam mo lang, kaya ako nagsisip-sip kay Jennifer noon. Para gawin siyang tulay sa'yo. Kaya lang, ayaw akong tulungan eh. Sabi niya, hindi raw akong solusyon sa problema ni Jojo. Kaya yun, nanahimik na lamang ako. Pero alam mo, ang saya-saya ko kapag ikaw na pinag-uusapan namin. Kaya nakontento na lamang ako ng ganun. Alam ko naman na imposibleng magkatuluyan tayo dahil sa tapat ng pagmamahalan ni Jojo. Ayun, at ang akala ko naman, kayong dalawa ni Jennifer. Gusto ko lang makatulong dun sa mag-ina. Raul? Huwag kang gagayat dun sa kaibigan mo, ha? Haba naman ikaw. Si Mike, hindi mangyayari yun. Umasa kang magiging tapat ako sa'yo. Ayokong mangyari sa'yo yung nangyari kay Jennifer. Salamat. Maraming salamat. Bakit kaya pagkakatitig mo sa akin? May problema ba? Hindi matanggap ng parents ni Georgia ang mali kong pag-aasawa. Dahil marahil, 3 buwan pa lang mula nang mamatay si Jojo. 3, 4, 5, or 10 taon man siya, hindi na magbabago yun eh. Ganun pa rin yun. Hindi na pwedeng mabuhay ang isang patay. Ang tagal kong nagtiis. Ang tagal kong naghintay. Wala na ba akong karapatan mamigaya? Umarap tayo sa korte. Ipaglaban natin ang ating pagmamahalan. Hindi tayo mababahan ng Diyos. Lumabag daw si Marites sa batas na nagbabawal mag-asawa ang isang byuda sa loob ng 301 araw. Pero, ayon sa Court of Appeals, hindi nagkasala si Marites. Ang probisyong nagbabawal sa byuda na mag-asawa uli hanggang hindi nakakalipas ang 301 araw ay para tiyaking matukoy ang paternidad ng sanggol. Kung pahihintulutang makapag-asawa agad ang babae matapos mamatay ang esposo, sa pagdadalang tao ay magkakaroon ng problema kung sino ang tunay na ama. Ngunit kapag nagpalipas ng 301 araw, wala nang duda kapag nabuntis ang babae na ito'y sa ikalawang asawa at hindi sa una. Kaya't sa ating istorya, kahit na si Marites ay nagpakasal uli kay Raul naman, 120 araw lang matapos mamatay ang unang asawa niya, siya ay hindi pa rin
masasabing lumabag sa batas sapagkat hindi naman pwedeng magkaroon pa ng duda o pag-aalinlangan sa paternidad kung siya man ay nabuntis. Ito'y sa dahilang napatunayan naman na ang unang asawa niya'y hindi talaga nagkakaanak dahil ito'y sterile o incapable of procreation. Sa makatwid, ang pakay ng batas ay baliwala para kay Marites. Mukha po talagang hindi pantay ang pagkilala ng batas sa kababaihan. Pero sa nakita natin, ito na may sapat na dahilan. Ito'y taglay ng kababaihan lamang. Tapat manhong magmahal ang isang tao, ito'y may hangganan din sapagkat may karapatan din naman siyang lumigaya pa rin. Hanggang sa susunod na linggo po, sana po'y nabigyan namin kayo ng aliw at bagong kaalaman. Ito po si Atty. Jose Sison na sa inyo'y palaging nagpapaalala. Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Hello? Raul? Raul, namahanap na ako! Masakit na! Nasa'yo ang ligay sa piling mo, sinta di ang patulusan. Madilim na kahapon, di ko na alintana dahil sa'yo. Sinta, buhay ko ay nang bago.